kakabayan dahil hindi po normal yung nakikita natin sa ngayon. Kung napansin nyo, nakikita natin mga kabayan, puro mga bubong na po yan mga kabayan na nakita natin. Nang mainit leak mga kabayan, so hindi po normal na makita natin ganyan. Mga kabayan, the lake mainit is the fourth largest lake in the Philippines, having a surface area of 173.40 square kilometers. Yon, so what's up mga kabayan, magandang araw sa inyo. So today is another day na naman. So may nadaanan kami kanina from Butuan. So pabalik kami ng Surigao. So may gusto sana kaming ipakita sa inyo, no, isa sa nadaanan din ng bagyong Odette, no, at dahil sa walang tigil, no, hindi man ganoon kalakas ang impact ng hangin dito ng bagyong Odette, pero yung ulan, no, na walang tigil kagaya ngayon, umuulan pa rin. So kasama pa rin natin si Neg's channel vlog mga kabayan. Don't forget to like, comments, and subscribe sa kanyang channel. So nakikisakay lang tayo dito sa sakyan. So again, gusto ko sana ipakita sa inyo, no, isa sa napinsala, no, kahit na medyo malayo na from Surigao del Norte. Ito po ay San Roque. Ang pangalan ito ay San Roque Kicharaw, ya, tama? San Roque Kicharaw mga kabayan. It's a part of Mindanao na gusto namin ipashare sa inyo, no, isa sa mga ano na talagang dahil sa walang patid, no, na pag ano ng ulan, so isa sa natamaan, no, isa sa napinsala ng walang ano. So anyway, yung lugar naman kasi na ito mga kabayan, nasa gilid tayo ng mainit lake, ano, nakikita natin, ilog po yan na pagkalawak-lawak. So pwede nyo i-search sa Google kung gaano kalawak ang ano, mainit lake. At may nakatira kasi sa gilid, so expected dahil magkalapit, no, so may nakatira at gusto namin ipakita sa inyo yung sitwasyon nila, no, at let's go. So mga kabayan, magandang araw sa inyo. Today is tayo sa Lake Mainit o Mainit Lake, no, kung saan ito'y kakaiba mga kabayan dahil hindi po normal yung nakikita natin sa ngayon. Kung napansin nyo, nakikita natin mga kabayan, puro mga bubong na po yan mga kabayan na nakita natin, no, at dahil sa walang humpay o walang patid ng pagbuhos ng ulan, dulot ng ilang araw na rin nagdaan ang bagyong Odette, no, dahil sa bagyong Odette, ano, na may kasamang walang tigil ng pagulan, kahit na medyo malayo na sila dahil ito po ay pagitan ng Agusan del Norte at Surigao del Norte, pero hindi pa rin sila nakaligtas, no, dahil sa walang patid ng pagbuhos ng ulan, no, dahil sa pagbuhos, maraming bahay ang lumubog dito sa giliran ng mainit lake mga kabayan. So hindi po normal na makita natin ganyan dahil noon is nakalitaw talaga kita yung lupa, pero ngayon bubong na lang po mga kabayan, at nakita nyo naman yung bangka, oh, na lumubog talaga, no, at maraming bahay ang naapektuhan dito mga kabayan sa Barangay San Isidro Kicharaw mga kababayan. At nakikita natin, no, ano ba yung masasabi nyo dito tungkol mga kabayan, suggestion sa ating mga kababayan, especially dito sa mga nakatira sa ito, talaga isa sa part na pinakamalapit sa hanap buhay din nila dito sa Lake of Mainit mga kabayan. So again mga kabayan, yun, so mga kabayan, the Lake Mainit is the fourth largest lake in the Philippines, having a surface area of 173.40 square kilometers, and the lake also the deepest lake in the country with the maximum deep reaching 223 meters or 732 feet. It is located in the northeastern section of Mindanao and shared between the province of Surigao del Norte and Agusan del Norte. Yan lamang po mga kabayan, no, yun yung information na meron tayo sa Mainit Lake. At napakita natin mga kabayan, nakakalungkot man isipin, no,
na makikita natin yung ganitong kalagayan. Yung nakikita natin ito, mga kabayan, is daanan po yan ng sasakyan papunta sa may bangkaan. Pero nakakalungkot lang makita yung mga kababayan natin, no, sa ngayon yung dating daanan naging ilog na. No, actually, isa part of Lawa, mga kabayan, no. Ito lamang ay mga residente, no. Ito ay residente na nakatira sa mainit lake, no. Napalibutan ng Lawa. So, gaya ng sinabi natin, pang-apat na Lawa na pinakamalaki sa bansa natin na makikita natin dito sa Eastern Mindanao, no. Nakikita natin, mga kabayan, no. Nakakalungkot man, pero kailangan natin bumangon gaya ng nasa amin sa Surigao del Norte at isa nga rin po ako, no, na nawalan, nasira, lumipad, natahanan ng dahil sa bagyong Odit, pero kailangan natin bumangon muli, no. So I'm sure, no, ilang buwan bago ho pa ang ilog dito dahil sa walang patid pa, no. Napabugso-bugso ang pag-ulan, mga kabayan. At alam natin, no, siguro, I'm sure, yung municipal, no, dito sa Kitcharaw, especially, ano, nakakasakop, I'm sure, nahatira na rin sila ng tulong. At sana magkaroon din sila ng emergency tugboat dito. Kung meron man, maraming po salamat. Kasi nga, nakikita namin, no, yung sitwasyon ng mga kababayan natin. So ito lamang ay isa part na pinakita natin, mga kababayan. Isang maunlad din na area dito sa Mindanao, ang Kitcharaw, no? San Roque, Kitcharaw. At nakita nyo naman yung mga bahayan, no? Maganda, no? Yun nga lang, mayroon pa rin, ano, may maganda, mayroon din naman hindi ganun, no? Tulad ng ano, light material na nasa tabing ilog, no, sa tabing Lawa, sorry, na napapakita natin talagang marami yung lumubog, no, sa area na to, mga kabayan. How about sa ibang area na nasa paligid o nasa gilid ng mainit lake, ha? So maganda man tingnan ang mainit lake, pero may mga malungkot din palang bahagi nito, mga kabayan, dahil nung una, no, talagang hindi mo mapansin kung hindi mo talaga papansinin, no. Nung unang daan namin, talagang very amay, na-amiss talaga ako dahil yun lang, ito lang yung time na nagkaroon ako ng time na masilayan ng personal, kasi nung una nagko-commute. So ngayon, nakikita talaga namin, at lalo po ako na napanghinaan ng loob nung ma-personal na mapakita ko sa inyo. Nabubong na lang ang makita sa ganitong sitwasyon, no. Maraming mga bahay ang lumubog, no, sa area na to. At napaganda man dahil napaka-nature talaga yung lugar, pero mayroon palang iilan na mga barangay na lumubog dahil sa walang tigil na pag-ulan, tumaas ang tubig, no, yung level ng tubig ng mainit lake. Kahit na napakalawak nito, ay talagang naapektado, mga kabayan. So yun lamang po, mga kabayan, at marami po salamat sa inyong lahat, especially sa mga kababayan natin na hindi nag-skip ng ads. Marami po salamat, at huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe, mga kababayan, sa mga kaganitong content at sa mga ating videos, at para mas mapa-improve pa natin ang ating mga videos, mga kabayan. At maraming salamat sa inyong pag-subscribe, at hit nyo na rin ang notification link, and don't forget to like, comment, and subscribe kay Nick's Channel Vlog, na isa sa kasama natin sa pag-vlog ngayong araw. At pinakita natin, no, at binigyan niya tayo ng time na huminto sa lugar na to, at para may pakita sa inyo kung gaano kaganda at kung gaano rin sila ka-apektado, no, nung pagkatapos ng bagyong Odette, mga kabayan. Again, maraming po salamat sa inyo, mga kabayan, at sigad na po ang mahala sa inyo, no, at patnubayan nawa tayong lahat. So lahat, mag-ingat at maging masaya tayo, na ligtas tayo sa lahat ng pagsubok. So walang ibibigay yung Panginoon ng pagsubok,
na hindi natin kaya, kaya kailangan lang natin tatagan at higpitan natin ang paniniwala sa taas. Maraming po salamat mga kabayan. God bless sa inyong lahat.